today. Hi, Doc. Ka-sexy naman itong Doc na ito. She has twins, by the way. How are the twins, Doc? Naku, malalaki na sa atin. Tama. Binata at malaki na. Thank you to Saintex Medical Center. Yes, I know your two babies are Saintex babies. In fact, kung ako magbubuntis ulit, sa Saintex ako manganganak. Kasi, ano na? Oo, hindi na, malalaki. Menopause na kasunod. Well, ang dami kasing ibang bago sa St. Luke's Medical Center sa Global City kasi pamilya tayo sa ano, E. Rodriguez. Yes. Anong bago dito sa mga hotel na hospital na ito? Pagpasok mo pa nga lang eh, parang you've never seen any hospital that looks this good and smells this good, no? Hindi siya kaamoy ng hospital. But in the field of OBGYN, ako, napakarami to look forward to in this hospital. We are constructing 3 birthing rooms which will be completed by September. Itong birthing rooms na to, kakaiba dun sa mga birthing rooms na nakikita nyo sa ibang hospital. Kasi ito, dun ka ma-admit, doon ka manganganak, doon ka madi-discharge. So hindi na palipat-lipat ng mga pati yung baby mo, kasama mo. Yes. In St. Luke's, the baby and the mommy are always one unit. And you know, this is so contributory to successful breastfeeding. Eh. Hindi talaga pinaghihiwala yung nanay at yung baby. And you know, these rooms are going to have mga themes, no? Ha? We're playing the ADP of St. Luke's. Ito yung commercial ng St. Luke's. So makikita niya yan, yung mga features. Equipment. St. Luke's Medical Center. Yan ang itsura. Now, in 2 convenient locations. Totoo yan. Well, we're going to have themes in the room, no? So, talaga? Parang yes. Wow. Well, in one of the rooms, there will be the first real water birthing setup. Oh, sabi nga ni Al. Yes. Alam niyo kung sino nag-try ng water birth? Si Angelina Jolie daw. Ah, in si Africa. Angelina Jolie, sabi nila, gave birth in France via water birthing. Ewan ko how true, ha? It's very popular in other countries. I've done one water birthing in Asian hospital, pero hindi naman bathtub lang yun. Hindi siya totoong water birthing facility. But now we're going to have the first real water birthing facility in the country with a real water birthing tub, no? Wow. And then? Tapos, ano yung team? Sabi mo team? Yung tatlo. Yung may water birthing tub will be a beach theme. Oh. No? Para kang nasa beach, like the neighbor, para may mga waves dyan, at saka, you know, it's going to be a very relaxing scenery. And then we're going to be having a field of flowers. Hindi ba yung mga relaxing sceneries, hindi ba? And then a mountain view. No? So, more or less, the sceneries na nakakapag-relax sa isang mother in labor and yet close to nature, di ba? Tapos, sa St. Luke's Medical Center lang, mayroong customer care department. Meaning, ang paradigm nila is like a hotel. Yes, I experienced that myself. Alam niyo sa St. Luke's, lalo na dito sa report na sa Global City, pagpasok niyo pa lang sa lobby ng St. Luke's, meron na agad sasalubong sa inyo para kayo na sa hotel. Aasikasuhin ka right away, feeling niyo VIP. Everybody got the VIP rates. Kasi they think just because it looks like a hotel na sikaso kayo mabuti, world class, na kung mahal niya, tatagain ako niyan. Hindi ho. No. It's the same as the E. Rodriguez branch. Correct. Pareho-pareho. Tapos it's the only hospital that also has a pain management team. Yes, I remember kasi cesarean ho ako. Di ba na lang nakakabakas? Why cesarean? So syempre, first time ko mag-cesarean, ang sakit talaga. Yung first day. Syempre, yung recovery period, hindi ako makatayo sa sakit. Talaga, sana normal na lang. Parang humihiwala yung katawan mo sa ibaba, di ba?
Pero each time I would experience pain, I'm talking about being a patient of St. Luke's, may darating kaagad. Yes. Sa inyo from the St. Luke's management department, or pain management yes. department, natatanungin, what's the pain? From 1 to 10, grade the pain. 1 to 10, so una, 8 yung pain. So they would administer medicine, diba? And then mamaya, oh, how's the pain? 3 na lang. So they make sure, they make it a point na comfortable at saka mai-ease yung pain ng patient. That's right. Because pain is one of the negative experiences when you are sick or when you are in a hospital and they want to remove that experience. Hindi ba? Kaya sobrang wala ko nakita ng ibang hospital na nagbibigay ng attention sa relief of pain katulad ng St. Luke's. Tapos, we've already opened our andrology lab. Ito, napaka-exciting. Ano yun? Andrology lab. Okay. Picture ba tayo dyan? Well, this is intrauterine artificial insemination, no? Yes. Kasi, this is a prelude to opening our in vitro fertilization center. Sa abroad lang yan usually, yes. Di ba? Mahal-mahal yan eh. Yes. Oo, mga 350. Pag siyempre, abroad yun, abroad. Oo, siyempre dito, como local, we'll try to keep the rates very competitive. Para you don't have to go abroad to have a test tube baby, di ba? So good news yan para din sa mga couples na hindi magkaanak. Yes. Naginawa ng lahat pero hindi magkaanak. Right. No? So abangan yung opening, basta it's gonna happen this year. We're hoping it will open by December. We already were able to get an embryologist na Pinoy. You know, we're so proud of our team kasi we're going to have an all-Pinoy team. Kasi ang criticism lagi, bakit ang embryologist nyo hindi Filipino? Kasi we always import our embryologist from Singapore or Hong Kong. Pero ngayon, nakahanap tayo ng Pinoy with a 10-year experience in IVF. So we're bringing him home and he's going to do the technical side of the lab. Kung nandiyan ang susi ng success ng test tube baby, nasa embryologist, ano? Of course. So St. Luke's never stops giving us something new, right. Something that can be useful, something can affect our lives. Okay. Diba? Tapos, we're also putting up a perinatal center. We're also hoping to make that the services available by this year. Ang perinatal center, it will be a center kung saan kayo pwedeng magpa-test kung may possibility ba na abnormal itong baby ko. Yes! Wow! Galing ha! Oo, madedetect nyo na ngayon kung may Down syndrome, kung merong mga congenital anomalies which we could only detect through some chemical bio markers. That's also first in the Philippines. It's a first in the Philippines, so we hope to be a referral center for the whole country and maybe Asia, hindi ba? So we're setting that up. Tapos, in the field of, alam mo, may mga buntis na nangangailangan ng surgery dahil bigla silang nagkaroon ng gallbladder disease or bigla sila ng acute appendicitis, no? Or ang ovarian cyst. Dati-dati, talagang binubuksan natin yung mga buntis, talagang yung mga hiwa niyan, talagang wak-wak sa laki, no? Dahil kailangan ma-expose mo muna yung uterus before you can get to the, pathologic organ. But now, because of minimally invasive surgery, pwede na tayong mag-laparoscopic removal ng mga gallbladder, ng appendix, ng ovarian cyst, and a few pregnant women, laparoscopically, minimally invasive, ay mga sugat, 1 centimeter na lang, hindi na cadaveric incisions, no? And so we call this minimally invasive surgery. Hindi lahat ng doktor gumagawa nito. The expertise takes a long, long time, many years, and doing many surgeries, but we have the expertise in St. Luke's. And we've even carried